What's up mga ma'am, sir? Ayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, DJ Longski, ang Koreanong hilaw ng taon. Ayan, iba-iba yung buhok natin. Yun. But for today's video, ang gagawin po natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-print ng makapal na papel. Na papel sa ating Epson L220 or effective din to sa Epson L120. So of course, hindi ko na patatagalin pa, but before that, yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe my channel and hit down the bell button below para in case na meron tayong bagong tutorial, manu-notify kayo. At yun na nga, ayan, nagbabalik po tayo dito sa ating segment na DJ, paano? So, ganito po yung ginawa natin, guys. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano nangyayari sa kanya pag nagpiprint out tayo ng makapal na GSM. Starting 180 yung kapal niya, 200 hanggang 220. Ang mangyayari sa kanya pag magprint out tayo, especially dun sa mga nagpiprint out ng mga vellum paper, ha? Photo paper na makapal, ganon. Pag ilalagay natin yung papel, gumagana yung printer. Ang problema kasi, kung hindi siya mag-i-stop, iluluwa lang po niya ng ganyan. So, ganyan po yung mangyayari sa kanya. So, sobrang hassle niya. So, ginawa ko naman po ang lahat. Nag-search ako sa internet kung paano gawin. So, yun na lang. Buti na lang may nakita ako. Isa din sa mga vlog. Hindi siya pang 220 pero sinubukan ko. Ang ginawa niya kasi, etong part na to, diyan, yan kasi yung parang kumakain ng papel. Ang problema, pag masyadong makapal yung papel natin, hindi po siya kinakain. So, ang ginawa ng isang vlogger is tinupian niya po yung lower right side. Ayan, ganyan po ang ginawa niya. Ayan. Tapos po, ang mangyayari sa kanya, huwag naman po yung masyadong tuping-tupi. Yung parang bend lang po. Ganyan lang po dapat kahaba. Kasi, kung saan po tatama yung pinaka, hindi ko alam kung anong tawag nun eh. Ganyan lang po dapat kanipis. Ayan. Basta lang po, kaya siyang kainin nung pinaka, sorry pero hindi ko alam yung term na yun, yung pinakita ko sa video. At ganyan lang po dapat kalapad. Ayan, tatansyain mo siya na saktong-sakto siya dun sa part na yun kung saan yun yung humihila ng papel. So, check natin. Reminder na lang din po guys doon sa pagtupi, no? Huwag masyadong malaki yung tupi natin, baka kasi magkakaroon na siya ng problema. Though hindi ko pa naman na experience, based on my experience, yun lang yung tupi na parang smooth. Actually hindi siya total tupi, parang binend ko lang siya ng very light as per doon sa unang napanood ko rin na video. And ayun, kahit anong gawin nyo, reset or i-set up yung nozzle or i-clean yung head, wala pa rin mangyayari kasi hindi pala siya mismo dun sa pinaka-head kundi sa part na yan. Dyan. Ayan po guys, so as we can see po, palikinain na po kaagad yung papel natin and smoothly pinprint na po yung ating vellum paper. Bali, ang kapal ng papel na yun is nasa 220. Ayan, dun sa may mga problema dyan po yung nagkakaroon ng problema, hindi dun sa head. Kasi dun pa lang, pag masyadong mabigat or masyadong makapal yung papel, hindi niya kinakain. Parang based sa aking nakita kanina, parang dumudulas lang yung papel. So, sinubukan kong linisin yung, may roller yun na maliit. Tapos, para siyang may rubber, wala pa rin. So, para sa akin, yun yung best solution and pinaka-quick. Hindi lang siya quick, easy pa. So, hindi siya masyadong ma-technical. So, dun sa mga tropa dyan na naka-experience o nagka-problema kung paano i-print yung
mataas na GSM o di kaya makapal na papel. So ito na yung solution, guys. Napakadali lang pala, ano. At ayan po yung printer natin, tuloy-tuloy po siya nagpiprint and napaka-smooth ng printing niya. Hindi na lang may ganang tutorial. Ayan, tapos na po ang ating printing. Clear naman po siya so far. Wala ding lines. So yun lang po, ganun lang po siya kadali. Maraming salamat. At yun na nga, nakatulog tayo kanina, ano. And to continue this video, maraming salamat po. At kung sa tingin nyo, kapakipakinabang itong ating vlog na ito, tutorial na ito, please share para na rin dun sa ating mga tropa dyan na mahilig mag-print, especially sa tropa nating printing yung business nila, at least mabigyan po sila ng idea. And don't forget to subscribe my channel. And as I've said, to those people out there na mahilig ng scrapbooking, journaling, kung gusto nyo ng mga sticker, and please do visit my daughter's shop or store sa Shopee, Shania Collection, ayan. And marami kayong makikita ang mga item doon na kapakipakinabang para sa inyong journal or journaling, arts and craft, whatsoever. Ayan, maraming salamat po ulit. Thank you and goodbye.